Today, gagawa tayo ng isang matamis na treat. Gagawa tayo ng sayote crumble. Imbis na apple crumble, sayote ang gagamitin natin. Bakit sayote? Kasi mas mura siya sa apple. Simple lang yung explanation yun. Ang isang apple ay between 20 to 30 pesos. Tapos lulutuin pa. Palang sayang naman. So, yung gagamitin natin dito para pang-dessert natin ay sayote. Papakita ko sa inyo kung paano gagawin to. Normally, yung sayote, iisip natin, ginigisa lang yan or nilalagay sa nilaga. Pero today, siya yung main ingredient para sa matamis na dessert. Okay, so yung ingredients natin dito ay dalawang sayote, naka-chop na ganito, mga 1/4 cup brown sugar, 1 teaspoon ng cinnamon, tsaka kalamansi. So, lahat ng mga recipes makukuha nyo sa messanymrs.com para sa exact measurements. Now, ako, since sanay na ako magluto nito, pagminsan na lang yung measuring ko, pero yung full recipe nandun po sa website. So, itong sayote, haluan natin ng brown sugar. Ang secret dito ay yung kalamansi juice. Kasi pag nagluluto ng apple pie, maasin na yung green apple. So, since yung sayote medyo walang lasa, yung pampaasin talaga natin ay kalamansi juice. Yung isa pang secret na panglasa talagang apple pie ay yung cinnamon. So, kung mahilig ako sa lasa ng cinnamon, so, medyo dadamihan ko to. Okay. Tapos after this, lulutuin natin sa isang pan. So, imbis na i-bake itong apple or sayote crumble, kasi na-convince na ako na apple talaga ito, lulutuin natin. So, naka-on na itong stove ko. Tapos papasok ko itong sayote. Parang ginigisa na rin ito. Pero makikita nyo, habang linuluto siya, magtutubig siya at lalambot yung sayote. So, itong part na to, medyo matagal, mga 20 to 25 minutes, hanggang lumambot talaga siya. So, iiwan lang natin to. Habang nagluluto to, gagawin natin yung crumble. Okay, so ito yung mga ingredients para sa crumble. Kunting asukal, oatmeal para maging crunchy siya, harina, at saka butter. So, sa mesa ni Mrs., pag minsan lang talaga kami gumagamit ng butter. In this case, wala talagang substitute na ganun kasarap. Kung gusto niyo talaga maging super healthy, pwedeng walang butter. Pero yung original recipe, meron talaga. So, ito yung gagawin natin. Kailangan malabig yung butter para mag-form siya ng buo-buo. So, haluin ko yung oatmeal. Konting asukal para matamis din yung crumble natin. So, yung butter para mas madali siyang haluin, pwede i-cut sa mga maliliit na piraso. Para matutunaw din siya pag hawakan natin sa init ng kape. So, gagawin natin yung crumble. Masaya itong gawin kasama ng mga bata. Ika-crumble natin hanggang magiging maliliit na parang bola-bola. Yung butter, flour, sugar, at oatmeal. So, importante talaga na hindi tunaw yung butter para bumuo siya. Pero habang hinahalo siya with your hands, lalambot siya at magiging matutunaw ng konti. So, lumiit na yung butter, naging parang bola-bola na siya, crumble. Ready na tong lutuin. Pwede siyang gawin sa frying pan para matosta siya. Or kung may oven kayo, pwede rin ilagay sa oven sa taas ng sayote. But for today, yung gagawin ko is yung pan version kasi mas madali po siya. So, check natin after mga 10 minutes ang sayote. Wow, naging lumambot na siya. So, konti pa. Hanggang mawala talaga yung tubig niya. Okay tayo. Good
tayo. Lutuin natin yung crumble. So, hindi na kailangan ng butter or oil kasi meron na tong butter nakahalo. Iba-brown lang natin siya para maluti yung oatmeal at saka yung harina. So, make sure na hindi siya didikit. So, kailangan, importante yung pag-stir sa kanya para hindi dumikit. Okay, so medyo crunchy na ang crumble. Nangiitim ng konti, pero okay lang. Pagdagdag to sa lasa at nagka-caramelize na ang sugar. So ngayon, i-combine na natin ang ingredients sa isang pwede ilagay sa malaking lalagyan, sa maliit. So today, si-serve ko sa family ko to na parang may individual lahat. Pwede nyo rin gawin style na parang pie sa isang malaki, pero cute yung maliit. So, yun lang. Oops, sayote. Here. Tapos hahaluan natin ng crumble. Okay, so ito ang Sayote Crumble. Sana po mag-enjoy kayo. Picturean niyo po at i-post natin sa Facebook group. Salamat!